Hello guys, nandito naman pala ako sa trabaho ko. Nandito na naman ako ngayon sa Manhattan. Bali, Friday hanggang Lunes ako dito. Ang trabaho ko ay live-in, kaya hindi na ako umuwi. Tatlong araw bali ako dito at Lunes pa ang labas ko. Pag nakita niyong beach yung mga post ko, sigurado andito ako niyan sa Manhattan. Siyempre, lagi tayo dito guys at hindi tayo nag-absent. Bawal mag-absent guys at uuwi tayo ng Pinas. Siyempre, pag Pinas, alam niyo naman, gastos. Hindi ka naman pwedeng umuwi na walang pera. Kaya pag andito tayo, talagang trabaho na tayo. Kailangan natin ng perang maipadala kaya kailangan na natin magtrabaho. At syempre, at dahil gusto natin umuwi, eh, kailangan din natin mag-ipon. Nagmuni-muni lang pala ako dito guys at bumili ng pizza. Umupo muna ako dyan at inubos yung pagkain ko habang nanonood ako ng sunset. Bale, mahigit dalawang buwan na pala ako dito. Parang kailan lang, no? Di ko na namalayan. Unti-unti na rin akong palapit sa date ng uwi ko. Kaya halos 2 months pala ako guys na mawawala. Excited na rin pala ako guys na umuwi dahil halos 2 taon ako hindi naka-uwi. Syempre, sa tuwing umuwi ako, birthday yun ng anak ko. Kung hindi naman ako birthday ng anak ko umuwi, eh December ako uuwi. Or meron din times na umuwi ako ng January dahil sa dinagyan. Kahit anong buwan pa yan kami umuuwi, eh masaya kami lang. Kasi syempre, sinusulit mo na lang din yung pagkakataong wala ka dyan. Kasi alam naman natin, pag bumalik naman tayo, sub-sub na naman tayo sa trabaho, diba? Kaya habang nasa bakasyon kayo, tamang pahinga ka muna. Syempre, pag nandun tayo, araw-araw gumagastos tayo, diba? Kaya syempre, tipid-tipid muna. Pagbalik pa tayo bago makapagtrabaho, kaya budget-budget muna. Alam nyo guys, ang gastos talaga. Umuwi, diba? Siyempre, hindi lang naman yun yung pag-iipunan mo. May mga bills ka pang maiiwanan, diba? Kaya masakit din yan sa brusa. Yan pala guys, mga bahay na sinasabi ko dati sa inyo. Yung alam mong bahay lang siya, pero akala mo yung hotel, diba? Ako, siyempre, nung mga mayayaman yung mga may-ari nyo. Makakabili rin tayo niyan guys, pag nanalo tayo sa loto. O bakit? Tumataya kaya ako sa loto? Bakit? Masama bang mangarap? Pag ako nanalo, eh wala kang balak to. Sige ka. Pabida, asang-asang mananalo. O, eh, ano naman kung matalo, ano naman sa'yo, diba? O, siya. Tama na nga. Nako guys, yung nabili ko palang pizza. Ano ba yan? Manhattan Pizza yung pangalan nun, ha? Pero ba't ganun? Ang pangit ng lasa. Dry na dry pa. Parang sunog pang binigay sa akin. Tapos yung garlic fries nilang in-order ko. Naku po, napaka-dry. Tapos ang tigas-tigas pa. Ako po, buti na lang nakalibre ako dun, ha? Kasi nga guys, pag lumalabas kami pag Linggo, ay binibigyan ako ng pera ng anak ng alaga. Kaya naman, kahit hindi ako nasiyahan dun sa in-order ko, okay lang kasi libre naman din yun. Kaya kahit ganun, pinagsyagaan ko na lang din yung pizza na yun at inubos. Pero yung garlic fries na yun, itinapon ko guys. Balak pa nga sanang dalhin at ibigay kay Lolo na alaga ako. Buti na lang talaga inaitapon ko. Kasi si Lolo na to na alaga ko, kahit ano naman kinakain, kahit matigas, kakain pa yan. Alam mo to si Lolo, eh kahit matanda na to, eh magana pa rin tong kumain. Dito tulad sa ibang matatanda na walang gana laging kumain, ito ganang-ganang kumain. Sa isang araw nga, kadalawang beses pa nga mag-snacks to. Yung laging kinakain niya, eh cookies, tapos ice cream. Tapos ganun na, kada Sunday, lumalabas pa to, nagbabar, o oh, diba? O, oh, saan ka dyan? 96 years old, rock and roll pa. Tuwing umuwi kami niyan lagi, eh may bakas pa yan ng lipstick sa noong niya. Talaga nawawala ng lipstick mark sa kanyang noot. Hindi pa niya yan pinapatanggal po sa'yo matulog. Sana magtagal pa to ng mga 100 years para may trabaho pa tayo. Kasi sa edad niya na 96, malakas pa siya at naku, palaban pa to. Mabait to si Lolo at mabait din yung kanyang mga anak at mga apo. Kaya nagustuhan ko dito kahit marami sila. Kasi yung ibang caregiver ayaw nila na may pamilya. Ako naman, okay lang. Basta ginagawa mo lang naman yung trabaho. Hindi naman yan sila nangingilam sa'yo dito. Basta yung talagang trabaho mo, eh mag-alaga lang ka nilang Lolo at tate. Kaya ganun lang dito, wala lang pakialaman. May 4 din pala ditong nagtatrabaho na ibang lahi. Okay naman din, mabait naman din siya, tapos nakikisama din naman. Pero yun lang guys, hindi kami parehas ng agency. Kaya iba yung agency niya, iba rin yung agency ko. Hindi rin kami masyadong nagkikwentuhan. Kasi alam niyo na, pagdating niya, aalis na din ako. Pero pag Pinoy yung kahalili mo niya, naku, chismisa na kayo niya. Tulad niyan, 30 minutes mo lang siyang nakilala. Ako, bago ka umalis guys. Yun bang kilalang-kilala mo na talaga siya, buong pamilya niya, kilala mo na. Pero okay lang yan, ganun tayong mga Pinoy. Mahilig tayo kasing makisama sa mga kababayan natin. Tama ba yun guys? Makisama ba talaga? Makisama o makipagmaritisan? Likas na sa mga Pilipino yan, kaya huwag ka nang magulat. Dito naman sa lugar na to guys, wala akong nakikita mga Pinoy. Meron ako nakikitang mga Asian, ganun. Pero mga Pinoy, wala. Wala ko talagang nakita. Eh, matagal na akong naglalakad-lakad rito. Madalas nakikita ko dito ang naglalakad. Eh, mga itim, puti, Mexicana, mga ibang lahi, Asian, ganun. Kasi guys, karamihan yung lugar talaga na to, eh, lugar talaga to ng mga puti. Kung minsan naman, akala ko yung mga Pinoy na, yun pala, mga Samoan. Kung minsan naman, pag tinatamad ako, yung nakaupo
lang ako dyan sa gilid. Alam mo na, nag-aabang ng sunset. Yan yung park na gusto ko, yung sunset. Tapos, ang ganda talaga ng view. Dito lang din ako minsan paikot-ikot at hindi naman ako pwedeng maiwan lang sa kasi bahay. Kasi syempre, si Lolo andun rin. Kaya, tinutulak ko pa yun. 1.5 hour lang din naman yung tagal nila doon. Tsaka minsan, 2 oras din. Tapos noon, pwede na umuwi si Lolo kasi hindi naman siya pwedeng tumagal doon at umaga. Talagang nilalabas lang siya ng anak niya para naman makalangap ng sariwang hangin. Diyan lang din yung time na nagkakita-kita sila ng mga kaibigan niya. Talagang napakasaya ni Lolo pag umuwi na kasi nakita niya na yung mga kaibigan niya. Yung palang mga bulaklak guys, hindi yun ano ha, fake, totoong bulaklak. Tanim yun ang anak ng si Kitty dahil mahilig yun sa bulaklak. Kaya pag pumupunta yan dito, ay parating yung nagdadala ng mga ganyang bulaklak. Dito na pala kami yan guys sa bahay nila nung time pag andito naman wala akong ginagawa, kaya yan lang. Pag andito yan sa bahay, laging tulog yan. At pag nagising naman, ay hihingi yan ang makakain niya. Malakas talaga itong kumain si Lolo, tingnan niya. Kahit gano'n pa yan karami yung ihain mo sa kanya, iubusin niya. Ganyan pala yung routine namin araw-araw. At tatagal lang siyang kumain dahil nagbabasa pa siya ng news. Nandito rin pala guys yung kanyang anak. Nandito rin yung kanilang housekeeper. Tuwing Friday talaga pumupunta yan dito para maglinis. Kaya wala rin ako masyadong ginagawa rito eh, kasi may naglilinis na. Yung talagang inaasikaso ko lang bali ay yung alaga ko. Siya nga pala guys, ituturo ko kayo sa bahay ng alaga. Ito pala guys yung pahingahan ni Lolo, tapos yung kusina pala yun. Itong area pala na to, ay dyan kumakain si Lolo lagi. Ganun pa silang taas, pero hindi ako pumupunta doon. Ito naman sa area na yun, magkatabi yung room namin. Sa left side naman, I gotta just see. Sige na guys, ako'y magpapaalam na. Bye-bye, see you next time.